Sa introductory press conference na ito ni Kevin Durant, mga idol, para nga sa kanyang bagong team na Phoenix Suns, ay nirilto. Tinotoo niya na nga itong si Kyrie Irving at ang kanyang naramdaman nang siya ay mag-request ng trade away from the Brooklyn Nets. Pero bago yan, balita muna tayo ngayon sa bagong target ng lahat ata ng NBA team na si Kevin Love. Balita kahapon na nakapag-finalize na yata sila o magpa-finalize ng buyout sa kanyang team na Cleveland Cavaliers. Kumbaga magiging free agent at wala na ang team si Kevin Love. At ngayon mga idol ay pinagkakaisahan nga siya at pinagtutulungan ng mga contenders dahil alam nila ang may dadala neto ni Love. Isa nga dyan mga idol ang Golden State Warriors. Interesado nga daw dito kay K-Love. Pati na rin ang Phoenix Suns, Miami Heat at marami pang iba kasama na ang team ng Los Angeles Lakers. Dahil mga idol, kahit matanda na itong si Kevin Love at hindi na katulad ng dati ay may umiibubuga pa naman ito. This season lang talaga kaya nag-i-struggle itong si Kevin Love ay medyo mababa na talaga ang kanyang minuto sa Cleveland Cavaliers dahil priority na nila ang kanilang mga young guys at ang pagde-develop nga sa kanila. Naging magandang veterano naman si Love dito nga sa mga batang ng Cleveland Cavaliers at mukhang it's time to move on para nga kay Kevin Love. At mga idol, alam nyo ba last season lamang kung saan nag-average nga siya ng 23 minutes per game ay nag-average din siya ng 39% sa 3-pointers, 13 points per game yan. So base pa nga lang mga idol sa statistics na yan, sa mga numerong yan ay napakalaki na rin ang matutulong ni Kevin Love sa kahit sinong team pa yan. Kaya nga ngayon ang mga contenders ay gusto siyang kunin. Lalo na mga idol, veteran presence, championship experience na player. So talagang maraming positive na maidadala itong si Love mga idol sa kanyang new team. So let's see in a few days kung sino bang magwawagi sa sweepstakes nito ni Kevin Love. At ngayon mga idol, pag-usapan na natin ang pagre-real talk, paglalabas ng sama ng loob nito ni Kevin Durant sa kanyang former teammate na si Kyrie Irving. Natanong nga kasi siya mga idol sa kanyang introductory press conference ng kanyang bagong team na Phoenix Suns about sa Kyrie Irving trade request. Sabi niya, upset nga daw siya that we couldn't finish. Masama ang kanyang loob na hindi nila natapos yung season na yun. Akala nga daw neto ni Kevin Durant they had a good momentum and then finally building the culture na gusto nila mga idol since nagsama sila ni Kyrie Irving sa team ng Nets. Hindi niya nga daw alam kung ano ang nangyayari kay Kyrie Irving at pati na rin ang kanyang sitwasyon dito nga sa team ng Brooklyn Nets. Tinawag nga rin yun ni Kevin Durant na blow nga daw sa kanilang team na Brooklyn. So kumbaga yung trade request ni Kyrie mga idol ay tinawag nga ni KD na pang tapos dito nga sa team ng Brooklyn dahil afternoon ay nag-umpisa na nga sila mga idol sa pagtitrade sa kanilang mga star players. At yan nga ang paglalabas ng sama ng loob na ito ni Kevin Durant, pagiging real niya dito sa naging sitwasyon ni Kyrie Irving dito nga sa team ng Brooklyn at sa kanyang pag-alis. Pero I think mga idol, kahit may karapatan naman si KD na sumama ang loob sa ginawang pag-alis ni Kyrie Irving, ay nauna naman kasi siya mga idol. Di ba nung off-season ginulat niyang lahat, pati na nga rin siyempre ang kanyang mga teammates sa pagte-trade request nga dito sa Brooklyn Nets. So for sure gulantang din itong si Kyrie Irving nung mabalitaan niya yung trade request na ito ni Kevin Durant. Ang nangyari lang ay hindi lang natuloy, yun lang ang pinagkaiba ng trade request nila na ito ni Kyrie Irving. Pero sa panghuli ay bumawi naman itong si Kevin Durant sa kanyang interview na they build a family nga daw sa team ng Brooklyn Nets over the 4 years. He still love nga daw mga idol ang mga player, mga coaches, ang mga staff at ang organisasyon na itong team ng Brooklyn Nets.